Thank you so much for joining me here. Today, we are going to talk about the issues that my sister is populating and her group, you know, for Kibuloy. At sabi niya, ano daw, sinungaling daw ako, but in the other side, sinasabi niya na pati siya nagtitinda. Pati siya nagsusulisit. At hindi lang siya, kundi ang lahat ng mga members and workers, you know, at sasabihin sinungaling ako. At ngayon, sinasabi din niya na ano, lalakero ako. Everything that I have doing since I was in the worker's house, lalakero daw ako, ang dami ko daw mga boyfriends. Hindi po allowable ang boyfriends doon sa amin. I was young and yes, may mga crushes po tayo, and because we are designed that way, how is that crime kung may mga crushes tayo? Sige nga, paano? Paano naging ano yan? Naging kasalanan kapag magkaroon tayo ng mga crushes. We are designed by God that way. Pero wala po akong naging boyfriend doon nung ako ay isang worker. Kaya yung ano nila, stories nila, mga fabricated nila, na kaya ako natanggal sa pastoral, kaya ako hindi nagiging pastoral because may unod nun daw ako. Kasalanan ko ba kung tayo ay pinanganak na maganda? Sinasabi nyo, I am ugly, I cannot be in the pastoral because I'm not pretty enough. But then you tell me that I am attracted by male workers. Ano ba talaga ang totoo dyan? Why are you contradicting yourself? No? So yan, hindi po totoo yan. Ang totoo niyan, doon sa loob ng kingdom, hindi ka po pwedeng magkaroon ng boyfriend, hindi ka po pwedeng mag-asawa in your own choice. Like my sister, she was married, she was, pinakasal sila in her pajamas. No? Nakapajama ang sister ko na pinakasal ni Kibuloy because they are the one making a decision who you're going to marry with. Kaya Turmes ang apelyido ng sister ko. Kasi yung sister ko, pinakasal nila na nakapajama, hindi alam na ikakasal siya nung gabing yun, madaling araw. Ganon ang process doon. You don't have freedom to make a decision even to find your spouses. Ngayon, nung lumabas ako, yes, wala akong alam kung anong gagawin ko sa labas because Kibuloy never taught us how to survive outside the kingdom. Why? Because he wants to control everyone. Gusto niyang mag-rely ang mga tao sa kanya para gagamitin niya as much as possible hanggang meron ka pang lakas na maibibigay. Kaya hindi kami tinuturuan, hindi kami pinapaaral doon. Nung lumabas ako, yes, I was struggling. And all I have was my talent, my inborn talent. I know how to sing and I have a little face that I can face on people. Ginamit ko po yan. Naging waitress ako sa isang bar para mag-survive. Naging insurance agent ako because I know how to talk to people. So ganun ang naging trabaho ko nung lumabas ako kay Kibuloy. And on that process, may mga workers na mga lalaki na nanliligaw sa akin nung ako ay nasa labas na. Pero sabi nila sa akin na kapag ako daw ay bumalik, gusto nilang bumalik ako as worker and we are going to ask permission, Kibuloy, na magpapakasal kami, mag-aasawa kami. But I didn't fall into that. Why? Because I know what life I would have kung babalik ako as a worker. At yun ang ayaw ko na ipamana sa aking future kids, sa aking future family. Kaya, I decided to go to Japan. Magja-Japan sana ako. And yes, Desiree was telling that stories. Gusto ko sanang i-play yung video but it's long at maraming mga followers no, na gusto nila na yung side ko na lang ang mapakinggan nila. No, that's why I'm doing this. So ngayon, no, magja-Japan sana ako together with Desiree and Mimi and other worker who's been, you know, going to Japan multiple times. Magja-Japan sana kami. And during that time, kailangan namin mag-training sa Manila. Yes, I became a GRO para preparation for Japan na magiging entertainer kami doon. At hindi lang ako. Lahat ng mga nagja-Japan dumadaan sa ganun. Is that a crime? And now, during that process, may mga tao
na nanligaw sa akin. And I was loved by those men. Yes, nagkaroon ako ng relationships. Many relationships, multiple relationships. Is that wrong? Kasalanan yan na magkaroon ka ng multiple relationship. I was single and I am single now. And it is my choice to find a man that would match what I want and what I'm looking for. Kasalanan yon, because sa inyo, wala kayong karapatan mamili kung sino ang gusto nyong mapangasawa. Kung sino ang ibibigay sa inyo kahit magmukhang kangaroo yan, papakasalan ninyo because Kibuloy said so. Sa akin, hindi yan pwede. Ngayon, ibig nyo bang sabihin, it's because I was in the relationship at hindi nag-work yung relationship at kailangan kong i-drop yung lalaki, criminal na ako? Tell me, criminal na ako niyan? Criminal ako because you don't have the chance to make that kind of decision for yourself. I am a very independent woman. I can live without a man. Kaya kong mabuhay na walang lalaki. Kaya kong tustusan ang pangangailangan ko as babae. I am independent. Kayo, kayong mga worker dyan, akala mo kung sino kayo magsalita, kung anong napatunayan nyo sa mundo? Sige nga, kaya nyo. You will survive without anyone? Will you survive without man? Sige nga, kayo. Ikaw, Desiree, kung magsalita ka, para kang sino? Akala mo ang linis-linis mo. Ikaw, Loren, akala mo kung sino ka. Ikaw, Tring-Tring, yung napangasawa mong si Bobby Turmis na pinakasal ka, na nakapajama ka, at yung Bobby Turmis na yan, na wala naman ding alam. Oh, bakit kayo nag-asawa? Hindi mo naman gusto yan. Alam ko kung sinong gusto mo, mapangasawa. Oh, pero bakit ka nagpakasal? Because sinabi sa yung pakasalan yan. Oh, is that the kind of life that I want to live with? At ang lahat ng mga tao, ganyan ang gusto nyo, ang expectation ninyo na ipapamuhay namin? Sorry, dyan lang yan sa kingdom applicable because your kingdom is nothing but a devil kingdom. It's fucking cold. Huwag nyo nga akong pag-anuhin. Tapos kung makaano kayo, makalait kayo, akala nyo kung sino kayo. May mga ano pa, may mga pamangkin pa to si Kibuloy na kung makalait, akala mo kung sino. Itong si Tuyang, isa ka na lang, Day, hindi kita aatrasan. Kasi kung yung uncle mo, yung tito mo na criminal, ay hindi ko nga inatrasan. At sabi niya, siya daw may-ari ng kaluluwa ko, ikaw pa kaya? At alam ko kung bakit ka ganyan, kasi ikaw nakikinabang ka sa lahat ng sakripisyo ng mga worker at member ni Kibuloy. Nakikinabang ka. Weekly tumatanggap ka ng abuloy galing dyan kay Kibuloy. Ang daming mga Kibuloys, no, na hindi sila nakikialam sa issue, whether they like it or not. And I know them. Bakit? Kasi hindi sila nakikinabang katulad nitong Tuyang na to. Nalinta katuwang Tuyang. You think I don't know you? At ito pang mga worker at mga member ni Kibuloy na akala mo kung may mga ipagmamalaki. Kung makalait, hindi ko kayo aatrasan. I will take one step at a time. Kasi yung pamilya ko, yung mga anak ko, pinupush nila ako na I will take this in a legal matter too. At nagpapasalamat ako, no, sa ating mga followers dyan, lalong-lalo na yung mga lawyers natin, no, na sumusubaybay sa kaso na ito. At maraming salamat because you gave me the understanding kung ano ang legal battle na pwede natin gagawin. Kaya nagpapasalamat ako. Now, ito pang issue, sabi nila, pabadlong daw ako doon sa loob. Wala akong ginawa kundi pabadlong. Sa 9 years na doon ako as a worker, wala akong ginawang mabuti. Hindi ba gawaing mabuti yon? Nagmamalimos ka? Every day nagdadala ako ng at least 1,500 a day for Kibuloy. Hindi mabuti yon?
Kung hindi ako nagdadala ng at least 1,000 pesos daily to Kibuloy at that time, malaki na yan, nung time na yun. Nagdidilig, naglilinis ako doon sa compound. It's not counted? Wala akong ginawang mabuti? Puro ako pabadlong? Yes, pabadlong ako because I don't follow instruction that doesn't make sense. Hindi ako katulad ninyo na mga robot, kahit dyan ako sa loob, hindi ako robot. I have my own will. I have my own mind. At nagpapasalamat ako that I am that way. So ngayon, now let's talk about si Cher and the Canada. Kasi itong ano na to, itong sitwasyon na to, it's been populated, no? Let's talk about si Cher. Si Cher Bandari, yung lagi nilang biniblame, tinatawag nila na snakehead. Yan si Cher Bandari ay isang young people yan doon from Singapore. Ang originally galing yan sa Nepal. Yung mga parents ni si Cher, mga professional, mga ano sila, tawag nito mga professors sa Nepal. Kapag kayo po ay nag-aaral sa ibang bansa, lalo na sa Singapore, that is expensive. Kung wala pong pera ang pamilya ninyo, hindi ka po maka-afford na mag-aral sa ibang bansa. At doon po yan si Cher na convert sa kingdom. At pinapalabas nila na si Cher ay isang pulubi at homeless sa Singapore. How is that possible? You are studying in a different country, Singapore pa, na ang mahal-mahal. Tapos sasabihin mong pulubi. Sasabihin mong hindi marunong maligo. Grabe sila makapanglait. Ngayon, si Cher, because si Cher is a smart guy, no? Nung pumasok siya as worker, naging Bible, walking Bible yan ni Kibuloy. Kung mga preacher ni Kibuloy, siya ang nagbabasa ng Bible, hindi na niya binabasa, sinasabi niya lang niya yung mga verses. That's how smart he is. At ngayon, biniblame nila. Sinasabi nila na si Cher ay nagnakaw at kami ay binayaran ni si Cher. Lalo na ako, binayaran ako ni si Cher. When in fact, when si Cher and Canada family left from the kingdom, when they came here in the US, humingi sila ng tulong sa akin para sa kanilang food. How is that possible na nagnakaw sila ng milyones galing sa kingdom kung pagdating naman dito ay humihingi sila ng tulong, nangungutang? Me and si Cher, we never met, hindi kami close. Nag-met lang kami few times dyan sa loob ng kingdom. After I came back, you know, from as a member, nag-met kami. Pero hindi kami close in kasi hindi kami nagpang-abot niyan sa loob. But the fact that they asked help from me, alam ko na they were in dire needs. So doon ang connection namin ni si Cher. Hindi totoo na nagbabayad yan si Cher sa amin o may pera yang dala. Kasi kung meron namang mga audit trail, yung mga ano natin, yung mga bank dyan sa Pilipinas, i-audit nyo nga. Huwag kayong maniwala sa mga sinasabi ng mga workers ni Kibuloy kasi katulad lang din sila ng boss nila na sinungaling. Katulad lang din sila ng boss nila na jablo na lahat na lumalabas sa bibig ay puro paninira ng mga tao. Ang daming buhay na sinira nitong taong to. Kaya we really need to hold them accountable. Nagpapasalamat ako no sa mga followers natin, mga members na nagpapadala sa atin ng email, no. Nakakasakit ng puso kasi ang daming mga pamilya nagkawatak-watak. Mga asawa nila iniwanan yung kanilang family, yung kanilang mga bata ang liliit pa. Asawa iniwanan para sumama doon sa paglilingkod ni Kibuloy, para mag-sacrifice para sa kaligtasan. Unfortunately, wala diyan ang kaligtasan, you guys. Papaano kayo maliligtas kung lahat naman ng ginagawa ninyo ay kasinungalingan? Papaano kayo maliligtas kung lahat ng ginagawa ninyo ay pang-i-scam ng mga tao? Asan ang kaligtasan dyan? Okay lang gagawin nyo yan para sa kalooban, pretense na kalooban ng Panginoon. Hindi yan kalooban ng Panginoon, kalooban yan ni Kibuloy. Bakit? Kasi siya ang nagbe-benefit sa lahat ng mga sacrifices ninyo. Mag-isip naman kayo. Naaawa ako sa mga pamilya nagkawatak-watak and I'm really thankful. Thank you so much. I appreciate every stories that you shared with me. Nagbibigay kayo ng inspirasyon sa akin. Umiiyak ako kapag binabasa ko yung mga sulat ninyo.
mas lalong nagbibigay sa akin ng lakas para lumaban. Sasabihin niyo, ang buong Kingdom Nation ang maging testigo ninyo para sabihin, para i-discredit yung mga sinasabi ko, para i-discredit ang ako. Buong Pilipinas at buong mundo ang testigo ko, ang testigo namin. Kasi walang isa sa mga tao dyan sa Pilipinas na hindi nyo na-scam, na hindi nakaranas ng pag-i-scam ninyo. Sige nga. Sige, lahat kayo yung mga fictitious na 7 million members ko noon ninyo, na hindi naman kayo nakaabot ng 30,000. Sige, lahat kayo. Mag-vlog na kayo. Tingnan natin. Walang isang tao dyan sa Pilipinas na hindi nyo nabudol. Ganyan kayo ka mga scammer. Lumabas pa kayo sa Pilipinas, pumunta kayo dito sa ibang bansa, at dito kayo naghagis ng lagim. Lahat ng mga Pilipino nasisira dahil sa inyo. Tapos sasabihin yung sinungaling. Sinungaling dahil sinasabi ko kung ano ang mga practices ninyo dyan. Ngayon, bakit galit si Kibuloy dito kay si Sher? Bakit galit na galit si Kibuloy dito kay si Sher nung lumabas si Sher? Galit si Kibuloy dahil yung napangasawa ni si Sher ay gusto niyang maging pastoral. Pero pinili si Sher kasi si Sher nagpaalam na aasawahin niya itong anak ng Canada, si Jade. Ayaw payagan ni Kibuloy kasi gusto ni Kibuloy na sa kanya mapupunta ang bata. That's the reason why Kibuloy is mad with si Sher.